belongs to Cristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Mm. Marami ho, lahat, maaring lahat ng mga religious groups, they dwell on this verse. Na God has provided, has given His only Son. That's grace. Na kung sinong manampalataya sa Kanya, mm-hmm. ay magkaroon ng eternal life. Okay. But alam ho natin, kapag ang isang nag-aaral o mga ng isang portion ng scriptures, hindi ho siya magdidwell sa isang talata lamang. Ngunit titignan niya yung buong picture. Mm. Before Jesus said verse 16, nabanggit niya yung verses 10 hanggang verse 15. Mm-hmm. Ano po? Dahil hindi maintindihan ni Nicodemo yung mga tinuturo ng ating Panginoong Kristo, naggumamit siya ng mga parallelism. Mm-hmm. Parallelism. Okay. And so, in verse 13 and 14 and 15, mm-hmm. ang sabi ng ating Panginoon, "No one has ascended into heaven but he who descended from heaven, the Son of Man." Uh-huh. Ibang topic. Aha, ibang topic naman yan. Pero ibang ating mga kaibigan ang ayaw maniwala dito. Ano po? In verse 14, "As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, mm-hmm. so that whoever believes will in him have eternal life." Nandyan po yung paniniwala at yung nakita natin yung inangat daw ni Moses yung serpent doon sa ilang. Mm-hmm. And this, ito po yung sinasabi ninyo na foreshadow ng cross ng ating Panginoong Kristo. Na kung sino man ang titingin at manampalataya dyan sa cross, they will have eternal life. Gusto ko lang malaman, nung kaya sinabi ng Panginoong Jesus ito, nagkaroon kaya ng flashbacks itong si Nicodemo? Maari po. Because he is a Pharisee and he knows his scriptures. Oo, talaga namang, uy, flashback. Okay, so pareho doon sa tikin, doon sa ilang, tapos must be lifted up. Kailangan talaga na mailagay din muna sa tikin. And sa katalatang 14, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Sa talatang 15, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba the same yung problema? At God is providing again the cure. Ang tao talaga is in need of salvation. Kailangan niya ng kaligtasan. Pinoproblema ni Nicodemo ito. Pinoproblema ng lahat ng mga tao ito. At ang solusyon na ibinigay ng Diyos ay andiyan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ngayon, gusto kong makita natin, dahil gagamitin na naman natin yung talatang 16 nga, yun nga sinabi mo na kanina, Phil, ano? Nasasabing sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang tanging anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya, lamang, ba't ka natawa naman, Ivan? Wala ba dyan sa version mo? Wala rin. Lahat wala. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya lamang? Wala. Ay huwag mapahamak. Wala bang lamang talaga dyan? Wala po. Wala talaga, Ton? Wala po. Nag-eyeglass na ako, Ton, para makita ko lang. Baka fine prints yung lamang. Gusto kong makitang maigi ito. Now, if sa lumang tipan, doon sa solution ng mga nakagat ng ahas, mayroong cure, di ba, na ibinigay ang Diyos. At ito yung brazen serpent. Pero mayroon ding nire-require ang Diyos sa kanila. You must, anong gagawin para hindi mo matay? Tumingin. Kailangan mong tumingin. Sa bagong tipan, kung ang Panginoong Hesukristo naman ay nabayubay, naipako sa cross. At alam natin na ang kanyang kamatayan sa cross ay para sa ating kaligtasan. His death ay para sa salvation ng lahat-lahat. Now, wala bang i-require sa tao
nagagawin dahil ayaw na ayaw natin yung word na wala bang pagsunod o wala bang pagtalima o wala bang gagawin ang tao dahil andyan na lang, andarin lang naman eh. Naligtas naman ng Panginoong Jesus. Alam ko yun. Sino bang taong hindi nakakaalam na napako sa krus ang Panginoong Jesus? Doon, napanggit nyo yung talatang 16 po na kung sino man ang manampalataya ay hindi siya mapapahamak. Mm-hmm. Nandyan po yung solusyon. Isang paraan daw po upang malaman natin ang isang bagay ay tignan natin yung direct opposite ng isang bagay. Bababa tayo ng kaunti. Po, ah, sige. Bababa po tayo doon sa talatang 36. Dito sa talatang 16, kung sino man ang manampalataya, they will have eternal life. 36, mm-hmm. He who believes the same word, mm-hmm. He who believes in the Son has eternal life.